At eto na, si tatay, naging kami ng papaya kasi magagata kami ng papaya. Yung ano, Bicol na version. Ayun nga lang, Mabs. Fresh native papaya. Malapit ka sa mga lalaki. Magaling ka magluto. Magaling magluto. Oo. Oh. Party mo naman magluto. Ayun, ang tanglad saan ipapasok yan? Sa puwet ko. Baboy, so ito yung technique na sinasabi nila na para magkaroon ng aroma, aroma. Yung nyog ginagawa nila. Ito yung mga, usually ito yung mga luto ng mga ninuninunuan natin. Ganyan. Laban na yan. At pakita na natin ha. Ayan o. Paborito ng bayan. Good morning, Siargao! At nandito ako ngayon sa Lamujon Resort na kung saan si tatay, ayan po, sa kanya ko nagpaalam kanina at nakita ko ang daming papaya sa likod na naked. At eto na, si tatay, naging kami ng papaya kasi magagata kami ng papaya, yung ano, Bicol na version. At eto yung mga naked na papaya, may hindi siya kalaman. Pagkulay po, banggata. Actually, kanina siya rin umakyat ng nyog. Kasi maraming nyog dyan, yung magulang na talaga. Tapos wala silang pangkudkod. So, pinaan namin sa palengke. Ayun mga lava bobs. Fresh native papaya. Wow! So, naisip ko na mag-content ng pagluluto ng isang Bicol recipe. Okay, ito po yung tinatawag na tinutungang manok. Ang ingredients dito, yung native na papaya. Tapos manok, tapos yung nyog, tututungan yon ng uling hanggang maging medyo maitim, pipigain. Nakita ko itong ginagawa ng nanay ko, kaya ang sarap-sarap. Tapos, ang natutunan ko rin, papatikim ko sa mga team gala. Medyo tulog pa sila kasi alas gist na dito. Tatay, salamat sa papaya ha! Mga lamang, ang ganda-ganda dito, promise. Ayan, ilang hakbang lang dagat na. Saka dito, pumapasok at tubig pa nag high tide na. Kaya masarap. Ayun lang ang room namin. Ay, maraming salamat. Shout out sa Lamujon Resort. Dito lang yan sa Siargao. Ayan, si tatay, tulungan kami yung pambalatan yung papaya. Tulungan niya kami. Tapos kami na magagaya. Wala na siya ngipin. Ang importante po, tatay, may panlasa. Kahit walang ngipin, di ba? Oo. May ngipin na nga, wala ka ng panlasa. Yung nakakatakot, di ba? Tapos sabi tatay, siya daw magbabalat. Kasi daw, yung papaya lady, yung dagta, Makati daw pag hindi ka marunong. Mga lababab, so may huling isda na naman, oh. Ang fresh na isda dito. Wow! Ano kami isa dyan? Pumupunta dito, inaalo kami. Diyos mo, alam mo ka magkano kilo ng isda dito? 60, 70, fresh from the sea. At eto, ang menu natin ngayon, ginata ang papaya sa manok. Yun ang ipapakita ko. Yung pagprito ng isda, syempre hindi ko rin ipapakita kasi simple lang halos lahat naman ata marunong magprito ng isda. So eto lang na ginata ang manok. Yung ulam lang. Tsaka magluluto. So ito ang literal na. Dito kami kaisa lang. Mga kahoy-kahoy lang. Masarap kasi talaga pag sa kahoy yung luluto kasi iba yung ano, binibigay din ng aroma ng kahoy kumpara sa ano ha, mga LPG. So ito mga lava bobs na ano na po, nahugasan na siya na gagayatin. Pero ganito nakita ko sa nanay ko, tinatanggal to, ginagayin na kutsara. Parang inaalis yung inaano ng ano, ng buto. Kasi sabi ng nanay ko, mapait daw yun. Kaya nakakaloka dito sa Siargao. Kasi hindi na makapasok dito. So kailangan mo magpa RT-PCR 2 days bago ng flight. Tapos kuha ka ng S-Pass. Yun ang mga requirements. Tapos ticket. Pag dito naman, pag dating mo naman dito, kasi 2 days yun, diba? I-antigen na naman nila ulit. Para makapasok ka dito. Ganun. So hindi na nakakapasok. Talagang strict na talaga.
Pero normal na dito. Ano lang, yung mga gumigimik. Gumimik kami minsan eh. Wala na mga face mask. Mag-face mask ka lang. Pag may courtesy call ka, halimbawa pupunta ka sa tourism, sa mayor's office, kailangan naka-face mask. Pero yung mga nag-tricycle, nag-motor, wala sila face mask. At zero na sila dito. Pero siyempre, bilang nag-iingat, kailangan pa rin mag face mask. Hindi ko naman i-encourage na yung face mask. Ingat pa rin, kailangan mag face mask pa rin. Salamat po, tinatasahan dito. O mga lamang ba'am sila, yung iba, magkarara, sila nagsaing. Ma'am, pipito ng isda, ito sa akin, ito lang na dish na po. Kasi meron sumisik ko sa kwarto dahil sa NBA na yung basketball. Sa mga lalaki, boxing, NBA, sa mga bakla, Miss Universe, bigilin yung Pilipinas, Miss Earth, Miss World, yan. Pinapahinto ang oras namin yan. Malapit ka sa mga lalaki. Magali ka magluto. Magali yung luto. Oo. A man's way to his heart is through his stomach. Tama ba? Ay, mga lama, babs, eto din pala ang ginagawang atsara. Yung lola, kung galing-galing yung magawang atsara. Promise. Tapos eto, parang binibilad pa niya sa bubong namin dati, sa probinsya. Tapos yung suka, pinatakulaan niya yung suka. Para talaga yung na-preserve yung sa jar na atsara. Sarap. Ngayon kasi ang dami-dami ng preservatives. Masarap dito ang native din na manok, promise. Pati yung paka, pwede dito. Sarap. Basta nagpi-flavor dito, yung tutong sa uling na ilalagay mo. Ipapakita ko sa inyo mga malalabab. Yun talaga nagbibigay ng ibang aroma. Masarap. Diyos mo, ang lakas-lakas sa akin. Mukhang umulan. Oh, shit! Paglulutuan. Sa pano, sa loob tayong loob. Hindi ka yung loob. So, then umulan, ngayon lang tumila, so sa labas pa rin tayo magluluto. Mag-igisa tayo. Walang olive oil at walang ibang oil. Ito normal na oil. Okay, gisa-gisa, mga lababab, sibuyas! So, gisa-gisa muna natin para magkalato yung manok. Mga lababam! Walang available na uling! Sige, ha? Si Baba. Sige, marami. Yung susunod na ugin, yung nyog, para magtutong. Mukha tayo ng ating pepe nyo, mga... Kapep! Mga kalababas! Ayan! Parang may hangover ka, Bes? Wala ah. Dito siya pinunita ng panty. Ayan na raw. Ay! Bakit umuusok ang niyog? Ganyan to siya talaga? Oo. Pababagahin yung niyog. Oo. Kailangan umitim lang siya. Baka yung may niyog ang paulingin mo. Hindi, alis naman itong uling. Oo. Tapos pipigain siya. Yes. Yun yung magkukulay. Party mo naman magluto. Ay, ang tanglad, saan ipapasok yan? Sa puwet ko. Baboy, lichon. Pag gusto natin ma-achieve. Ayan, ito na. Pero dapat almost malami. In fairness, yung amoy niya, parang amoy siya, amoy bukayo. Alam mo yung bukayo? Oo. Yung ganon. Nyog din, di ba? Oo. Probinsya. Kung di ka probinsya, hindi mo yun alam. Diba? Yes. Tsaka yung, yan yung pinakamabangong lana. Ano ba lana mga bababs? Mantika, lana. Lana, na galing sa niyog, di ba? Yun yung pinakamabangong. Oo, langis. Sa Tagalog, langis. Lana. Sa amin, lana din. Lana ang tawag sa amin. At mabisa yung paghilot. Yes. Lalo na pag galing sa niyog, di ba? Yung ang bango-bango nung nilagay sa katawan. Tapos bigla kang lilipad. Kaka-aswari. Mga lababs, medyo matakal-takal kasi magbabaga ulit tayo. Ah, yun pala yung nagpapakrunchy sa... Hindi pa, pakrunchy. Amoy tsaka yung lasa. Nagpapakrunchy sa gata. Tuturo ako si Ading Ho magluto. Pag nagawa mo yan, pwede ka na mag-asawa, Ading Ho. Paproseso talaga ito mga lababs. Pero naman ang sarap, promise.
So ito yung technique na sinasabi nila na para magkaroon ng aroma, aroma. Yung nyog ginagawa nila. Ito yung mga usually ito yung mga luto ng mga ninunuan natin ganyan. Isa ba yun si chef? Gusto exposure naman sa vlog ko. For sa mabansang daw si chef. Diyan ka lang. Content mo to, di ba? Ito ka. Diyan ka, hawakan mo content. Ano mo, ano mo ako? Sa akin mo, ano yan? Hindi nga, content. Diyan ka tumapat ka dyan. Dapat yung... Papa! Abay, usok din yung nagluluto. Ganyan, no? Tapos lamasin mo ngayon kasama yung ulan. Mas maganda takpan mo. Kung ano yung... Dagao pa naman siya. Salbahay ka naman. So, bakit ginaganyan? Yung aroma nga. Tsaka aroma. Yung... Tsaka may ibang lasa kasi. Yung konting sunog. Yun yung mga nakikita na nalalasahan mo pero hindi mo alam kung saan ang gagaling. So, yun daw. Niwala kayo kasi chef niya. Ito yung technique niya na magkaroon siya ng... Professional. Magkaroon siya ng konting aroma sa pagpiniga niyo siya. May amoy sunog na siya, may amoy na rin. At isa pa, sa pagkuha ng isang sunog, kung nagluluto ka, yung tissue, tapos sa gatas, Buburn mo yung tissue, di ba? Pwede rin yung ano, itoast yung tinapay. Oo. Sunugin nyo. Lagyan nyo. Pero ang tendency lang nun, pag nilubog nyo yung tinapay, dapat hindi nyo siya haluin. Tatanggalin nyo rin siya ng ganun para hindi yung mga durug-durug nyo sasama. Hindi, pwede mo siya i-ano sa tela. Hindi, pwede rin. Para yung mga tutong-tutong niya hindi sasama sa dilim. Tama. Kasi mapait din yun. Kasi sabi nila, yung tutong, cancerous yun. Yung mga burn, masunog. Kasi hindi siya na natatanggal. Pag dumikit siya sa bituka. Sa colon especially. Hindi siya natatanggal. Kaya yun ang cause ng colon cancer. That's right. And mga lababas, mukhang kumukulo na para maisalang natin yung kakanggata sa mga anak. Chef, hindi ko muna lalagyan ng sili kasi nga para kay Mikaela at kay Ethel. Laki ng kamay mo. Ha? Kamayan na. Oh my God! Mga lawa pa, mas luto na! Binuto ka alas 12. Alas 11. Ano oras na tapos? Mga alas 12. Grabe naman. Mo lang. Ayok ka, manok lang yan. Hindi naman baka yung pinakuluhan mo. Bakit alas 3 na tapos? Hindi naman lang. Kung anong oras na sa palengke. Tsaka parang ang dami-dami sa bawang. Pero okay na yun. Parang may sabaw sila. Kaya kailangan talaga ng... Pero ano bang kailangan dyan? Dapat konti lang yung sabaw. Ang yung gata. Ah, baka... Kasi nagkutom na yung mga anin. Okay na yan. Lagyan mo na lang ng maraming mantika. Okay na yan. Laban na yan. At pakita na natin, ha? Ayan, oo. Wow! Ayan, mga lababab, sasalusulan namin ngayon yung tinutungan. Yung negi. Thank you. Sarap, lamis. Dito na makakausap. Butog na. Grabe mga lababab!